sedentary, wherefore medical, the word says, sacrifice of the Lord. Thou wouldest not have a body that thou prepared me. Sabi, ano yung tingnan ng dalang ang katawan? Yes. Parang anahanan niya. At ginawa na Diyos yun, kapagkat ang purpos na Diyos ay sa kanyang programa, sa kanyang portalas sa bago, sa kanyang sanggutan, yung utang niya ang kanyang sarili, bigang sa kanyang buhay, sa kanyang sanggutan. Pero sa kalatayang Espiritu, hindi kanya tulit. Tinahal gumamit siya sa katawan at malulutin. Upang magpapad yung kanyang na-redemption. So, isa rin sa pagka-redemption ay kailangan tapusin ang buhay kung katakwata. At walang ibang pwede makagawa niya kung kayo siya rin pagka-change ng kumulan ng buhay. Kailangan ka ulit kainin ang buhay ng kalatayan para yung buhay ang maliit. So, walang makagawa niya kung hiyan natin Panginoon. So, in order na may accomplish na mag-fulfill yung layo ng na-redemption, ay nagkatawang tao siya. So, ang hindi ba sabihin ko sa kanyang pagkatawang tao at tutupusin niya yung pagkatawang ng mundan, it means na siya na yung kanyang katawang ay corrupt. At kung pwede ba na spoken word ang katawang na nilikanan yung true spoken word ay pwede ipang-corrupt o pag-corrupt. Hindi pwede ipang-corrupt yun. Nakananatili yun na original kapagkat produkto yun ng spoken word. So, ang ibig sabihin, inilagay ko doon sa kapangayon na lahat ng mga bagay na naging corruption ng katakaruhan upang magawa niya yung tanong redemption niya, yung tanong na niyong patutubos, ang may palituloy yung tao sa dating kalatayan. So, kaya ito siya rin, hindi ako masyado sa kaya po sa nakukulang tayo ng kawalan ng Diyos, ay produkto yun ng spoken word ng mga bagay. So, meron sa 7 to hearts, diba? Pa, okay, yung mismong pangalan niya, Red Bird, so, kasi minana niya yung pangalan niya, so, praise God, maging ka doon yan, so, kung ano yung pangalan mo, minamana mo yun, so, kaya kung saan ka yung buo mo, kaya yung anak ni Adan, si Seth, minana ni Seth, yung buo ni Adan, kaya yung pangalan niya, Seth, anak ni Adan, so, eh, nung unang panahon, wala tayong tinatawag na apelido. Diba? Praise God. At ang ibigay ng pangalan nung unang panahon, si Adan. Pero nung pagkatapos na ng Paul, ibigay na ng pangalan ng babae. No? At ang birthright nung unang panahon, hindi ito mabago-bago. Basta yung pangatay, no? Kasi puro pa yung buli eh, basta ni Adan. No? Pero pumasok na yung glands ng animal doon sa katawan ng babae. No? Ngayon pumasok ng glands doon, o kaya na at the end, sabi ng prophet, mag-iisa na lang yung glands. No? Praise God. Kaya hindi na sila mag-iisa yung glands, kundi may glands. No? Praise God. Okay? Gusto mo lang makikita na natin, na basta next week ko, is a spoken word body. Pwede ba makakurap ang spoken word? Diba? Praise God. Okay, pero tingnan natin kung yung katawan nga yung G1 Fonden, o ito yung tinatalangin na yung datin. Ang Diyos ay hindi siya nagpapakita lang nung kay Jesus na siya. So, kasi nga, ang question nung sabi nila, Jesus ay naging Diyos doon sa River Jordan. Diba? Praise God. Okay, ako, kailan pa naging anak kay Jesus? Diba? Ang mga pinanganak ba siya ni Maria? Oh? O, before the foundation of the world. Right? Oh? Praise God. O, before the foundation of the world, sino nagpangatan niya? Para sa maging anak. Diba? Praise God. Okay? So, hindi siya naging anak. Okay.
pimpinan natin ay ya, no? Praise God. Okay? So, maraming praise na sa ating Diyos ay nakayag na naman. Okay, lang sabihin, marami na, no? Praise God. Next, I think it was more than he was just created the body that he dwelt in. Melchizedek was the king of Salem, which is the king of Jerusalem, which is the king of peace, which has never father nor mother, beginning of this or ending of life. No, it was in Melchizedek. Oh, it is Melchizedek. Diba? May katawan siya. Nasabi nga ng prophet, he is a tree. It was a created body. Oh, then sabi nga, sana, Melchizedek was God himself. Melchizedek was Jehovah. The same one that met Abraham years later in front of his tent. No? Praise God. So, nakita namin ni Abraham ang Diyos na minsan na nanahayag na talaman. O, in the form of Melchizedek. No? Pagkalipas ng maraming panahon, minsan na naman ang Diyos uli na nanahayag sa laman. Sa kalawa na. Diba? Praise God. Then, why did Sarah there now? That's right. He was the one who stood there while looking over. No? Praise God. And sabi nga rito, at this Melchizedek was not Jesus. No? Praise God. Okay? So, pag pinupulong mo, i-slice mo yung take ng prophet, iba si Melchizedek, iba si Jesus. No? Or he was God. Si Melchizedek, sabi niya, yan yung Diyos. No? And what made Jesus and God different? That Jesus was the tabernacle that God dwelt in. So, nililigaw na lang, praise God, si Jesus, ito ay templo ng Diyos. See now, Melchizedek, Jesus had one father and mother, and this man never had father or mother. Jesus had a beginning of life, and he had an end of life. This man had no father, no mother, or no beginning of this or ending of life. But it was the same person. It was Melchizedek and Jesus was one. So, but Jesus was the earthly body, born and fashioned after sin. No? Praise God. See? God's own body, his own son, born and fashioned after sin. To take his thing out of death to pay the ransom. And to receive sons and daughters unto himself. You get it? That's the reason that he had a beginning, he had an ending. No? That happiness in Jesus may begin and may end. That he made more positioning. No? Praise God. Yan ang purpose nung tatapusin nung yung kasalanan. Praise God. Hallelujah. See? Tingnan pa natin para makuha yung view natin. No? Ngayon, alam natin, si Melchizedek, isang kesyo, si Isa yun. Praise God. Then sabi nga, ngayon, hindi sa atin, di ba? Now, the difference between him and you as a son, see? He was at the beginning the Word, an end-morphing body. He came and lived in God, no? So, bago pa naging laman, o nahayat na nagkaroon ng laman, o nagkaroon ng kapawang tao ang Diyos, meron na siyang dati pang katawan. Kaya nga sabi ni Isabel, he is an immortal body. Kasi sabi natin, immortal body, nagpapalit-palit na ito ng anyo. Misan ay anyong siya, apoy, di ba? Misan ay anyong magkatawan. Ulit ko, hindi yung Diyos, no? Yung katawan ng Diyos, misan ay anyong apoy, anyong hangin, anyong kapel, praise God. See? Hallelujah. Unang kahayat ng Diyos sa laman in the times of Melchizedek. Tandaan yung laging tatlo na yun eh. Kasi may kaya na sabi niya ng prophet, no? We have misinterpret, misinterpret, ano ba yung isang mis, no? Misrepresent. Then sabi niya, ang magta-type out ng lahat ng sequence ay yung biblical number. Praise God, Bible, kung tawagin namin ito yung Bible numeric. Kung gusto nyo mailagay ang lahat ng sequence, huwag kayo lalagpas sa Bible numeric, no? Praise God. Then, kaya nga walang two. Two is not a number of God. May number of God, may number of men. Ang number of God,
1, 3, 5, 7, 8, 12. Yan yung mga numero ng Diyos. And then, kung sinabi natin number of men, dalawa lang. 4, nasaka 6. 4 is the number of redemption. 6 is 66. No? Thank God. Thank God. O, kaya, pag narap tayo sa sequence, hindihan natin yun, di ba? O, naging out siya, at dahil tapong resistance ng mga hayat. O, una, sa katauhan ng Melchizedek, ikalawa, noong bisitahin niya si Abraham. O, praise God. Sabi niyo naman, then they tell him in it, praise God. What's the beginning of the word that can walk with me, changing and living the tent? Is that in the person of Melchizedek? Then later, we never heard of more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Melchizedek na yun. Isn't he called again? Jesus Christ. Melchizedek was a priest, but he became Jesus Christ. Now, you bypass, ha? Na-bypass natin in more of Melchizedek or Melchizedek. Because in that form you know all things, and you have never been able to know that yet. You come like Adam, like me. You begin from the attribute, from the mind of God, to bless. Say, hindi tayo kumaan doon sa word pati. Oh, praise God. To be tempted, but when this night is finished, if this earth is tabernacle with you, so we have one way we see, that's where we go. That is the word. Then we can look back and see what we've done. Now we don't understand. We have never become the word. Oh, we just come the fresh man, not the word. No? Praise God. Hallelujah. Ayun. When God condescends, no? This is a song by me, no? When God condescends and overshadowed the Virgin Mary, he was in life and a life overshadowing three states, no? And created a blood cell around himself. Oh? And not everybody knows now that the blood cell comes from what? The man. Is that right? The life lays on the blood cell. And life of the blood cell. And the blood cell is coming from the male, not the female. That's where the life is. It is the male sperm. Notice that God himself comes. God himself comes into the womb of Virgin Mary and brought himself in a created blood, in a created blood cell. Praise God. See? So, anong type ng tubo ni Jesus? What? It's another type. It's not A or B, but I can assure you na hindi ito patulad ng tubo natin. Yung mga ating tubo ito, it is a created blood cell. No? Praise God. Kaya nga, iba ito, no? Bakit? Doon sa maliit na blood cell, pumasok ang Diyos. See? Praise God. Doon sinagpunan ni Mary, nagtuna ang Diyos. Pero ikaw, tayo, hindi tayo pwede pumasok doon sa sinagpunan ng nanay natin sa blood cell. Eh? Malunulog ka. Magpumatay ka doon. Pero ang Diyos, hindi na kailangan huminga para mabuhay. Same with the devil, with the demon. Kaya na yung mga cancer cells, merong buhay yun eh. Di ba? Nakakapasok sila sa doon ng katawan mo na hindi sila na mamatay. Hindi kasi nila tayo, hindi nila kailangan huminga. Pero ito kailangan po huminga. Pero kaya nga, sabi nga, yung baby na nasa buong ng nanay, wala kaluluwa yun. Pero ano sabi ng prophet, huwag mong gagalawin yun. For there is another kind of life in the womb. Pero kung nanasa po ni Mary, Diyos mismo yun. Yes. Bakit? Kasi nung narinig si John the Baptist na patay na, secret pa lang nung si Jesus, di ba? Praise God, nung narinig, may nagtulundan din yung nabuhay yung sermon. Di? Praise God. Nabuhay yung katawan ng bata sa sinabungkunan. Because yung nasa Holy Mary is a life giver. Huh? Praise God.
See, yeah, yung ginong na kanyarinan, no? I come to the body of the book, it is written of me, to do thy will of God, no? Praise God. Sabi nga, how was it? God's blood? God has no blood. How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and lived in that same body that He created. Praise God. See, nakikita natin, di ba, meron tayong may maano. Kaya sabi nga, inilihan ng message kung paano kasi may lumalabas. Praise God, na may dugo ni Jesus si Maria. Praise God. Huwag nang kakalong, patay tayo lahat. May isang lumalabas yan, yung mga ganyan kapagawa na may dugo ni Maria si Jesus. Ang sabi ko, if God can create a single cell, tandaan nyo, if God can create a single cell, God can do it again, second cell, third cell, again, fourth cell, again, fifth, again, again, and again, and again. Di ba? What do you mean? It's a creative body, hindi ito yung pinuproduce ng lupa because the ground is cursed. Na may nutrients na pumasok na dahil sa cursed ground sa katawan ni Jesus, this body is cursed. Okay? Praise God. And God is holy. Hindi siya po niya, hindi siya po niya tumanda na isang bagay na kasumpa-umpa. Praise God. Then, kaya natabi nga ng prophet, no? It was God, it's sabi nga, how was it God? How was it God's blood? God has no blood. Dahil hindi lang niya kitin sa creative blood. No? Hallelujah. See? Actually, sabi na yung kalawang hindi Melchizedek. No? Lupa ngayon. Pero kailangan na kasi kailangan tumaan sa proseso ng pangamanan. Praise God. Para matupad yung matupad niya yung hinihingi ng kautosan. No? Hallelujah. Kaya sa kanya gano'n, no? Praise God. Jehovah God became man, took on our stack, crossed himself from God, and became man. There's a sign. He was God and became man. Not rich man, but poor man. This is the super sign, the upper sign. That God has given man an everlasting sign. He could have come otherwise as himself, but a baby. Why did he become a baby? When the first little toothless mouth opened in the manger of the first Christmas morning, in his little manger trip, the first little yell that went out from his mouth, that was God crying. Jehovah crying in man. Come from God. And was man, every week man, come to the world with nothing but still man. What was he trying to do? What was he focusing? He cried like a baby in the manger. He played like a boy on the street. He toyed like a man, but he was Emmanuel. This is the super sign that dwelling in the creation that he created. See? The super sign. It shall be done unto you, after you. He was so poor when he came to earth and came through a borrowed womb. Oh, sabi, sobrang hirap niya nga, pati nga yung, yung womb, hirap niya. Oh, praise God. Nung namatay siya, he had to borrow a drink. Oh, God, the parent shall conceive of sexual interception. Jehovah borrowed the womb of Mary, a woman, to perform the duty. Kaya nga pinatunayan na rin po sa panahon natin yun eh. Yung di ba puso kayo sa China? At ginagawa na yung absorbing mother? Di ba? Yung sip nung tatay at saka nung nanay, pinukumbay nila. O, tapos gantin na yun. Then di ba pa puso sa pinapungunan mo? Babae sa Amerika. Di ba ipinangalan nga yun, Amerikano? Di ba? Hindi nila alam yun eh. One child policy. No? Kukunin nila yung anak namin ito.
Hindi nakalito sa kanila. Pero anak ni Leo, dugo ng suko ni Leo. Praise God. See? Hallelujah. So, kaya mapinakikita, kaya yun eh. Kaya ng Diyos. Kung kaya ng tao, ang kaya ng Diyos. Praise God. Kaya lang isang sampo nung nga dyan, ito yung pinto ng manok. Diba? Huwag na yun. Ngayon nilagay mo sa incubator. Nakutubo niya ng nutrients. Eh, walang puso doon. Ikaw mo ng nutrients yun. Huwag kaya ng manok. Mabalik sumilip ka ng mga nakata.
magaling magpata na mga agency. Sehingga kung pagsumanima yun ngayon mga sarilanan doon, sabi nga, pag pinagatang kumakain, kaya rin nagtutupi. Kaya kung kalahigin natin yung mga denominasyon, eh, sa laki ng mga populasyon, eh, umasak-wasak. Diba? Yan ay sinless body.
Diba? May kasalanan ba tayo? Walang kasalanan. Scripture yan. Oh? So if the body has no sin, mamamatay ba yung body na yun? Hindi. Kasi walang kasalanan eh. Ha? Kaya tanpang pwede ba kung hindi nagkasalanan siya, mamamatay ba siya? Hindi rin. Diba? Kay God, para magkasama si Adam, kinakong niya yung kasalanan. Kaya naman tayo sa katawan na yun. Kay God, kaya naman sa atin, ano yung panahon natin na yun? Oh, panahon ito ng rapture, panahon ito ng balik, panahon ito na papasta sa heaven nang hindi na mamatay. Kung paano pa kailangan yun kung may kasalanan ka? Diba? Para pa makapasok ng buhay ko sa lugar na yun? Kung wala ka, kasalanan. Ba? May kasalanan ba tayo? Wala na. Wala na. Kaya nakuha kita sa pasok doon eh. Diba? Kaya yung isa eh, oh, pinalala ka din sa buong natin. Hindi mamamatay mo, hindi lang yung nag-resentroon. Diba ang sabi na, healing down his life. Ibigay niya ito para sa katukusan natin. Pero kung pumayag natin siya ng simpan eh. Diba? Pag pinatan niyo yung conference eh, sabi mo lang ito, ano, kaya ka pa bang magpakamatay mo sa mga walang kakwenta-kwenta at tao? Diba? Walang ginawa. Sa dami ng, sa dami ng himala, sa dami ng pag-ibig na di-project mo sa kanila, di-ibig na yung kaparinina, ayaw pa rin na. Diba? Ano sabi ni Jesus? Nandiyan yung mga sabi ka naman. Dahil may story ng prophet eh, nangungusap yung naman. Kaya sabi, nakakawa lagi. Nagkakawa mo, kinikili lagi yung nagkakawa yun eh. Diba? Sabi ni Jesus, ayaw po ako naman. Ani kura na lang mo amin. Iwan na siya. Then, itinapon tayo lahat ng kasalanan sa katawan niya. Then, itinapon lahat niyo. Kaya lang sabi ng prophet, the sickest body on his spirit. Oh. And spiritually speaking, tayo. Oh, sabi, Christ. Praise God. Then, kaya lang ako na yung kasalanan natin, hindi ko wala na eh, by his Christ. We are here, hiniyanan naman na yun. No? Inako niya para tayo ay lumaya. No? Ibinigay niya yung buhay niya, no? Para sa atin. Praise God. Ibinigay niya ang buhay niya para sa iba. No? Ay, tanong din eh. Praise God. See, ang problema na kay Adan, hindi tayo kay Adan, nakamukin yung sa kinigyan. Oh, Jesus, kaya-kaya na bakit? Because he is not dead. Iba yun eh. Oh, pero lahat ng Jesus na nakakas yun eh. Oh, praise God. Hallelujah. Kaya sabi, it's the body, corruptible body. Praise God. Oh, kaya na, ang katawan ng tao na bumulog after 3 days. Oh, praise God. Gusto lang yung makita ng ating Panginoon, Kristo Jesus. No? Hindi niya pinahintumunta. It doesn't mean na pag lumagpas yung 3 days, magpupulog yun. Praise God! Ay, tatanong ko kayo, sabi ng Diyos, heaven and earth shall pass away, but I won't be glorified. Pero may salita ng Diyos. Praise God! Hindi na nakapunta na mawawala itong mga ano. Praise God! Pero gusto lang ipakita ng ating Panginoon Diyos, no? Praise God! Sinasalita ng mga bagay ngayon,